Good day mga ka-technician, meron po tayo ngayong troubleshoot na Bungo 3. So bakit hindi napaandar to ng ating kaibigan na mekaniko? Mahirapan siyang pandarin ito sa loob ng isang buwan. So ito po ang dahilan. So una, wala po siyang gamit na scanner, no? Yung mga basic na kaalaman niya lang ang kanyang ginamit dito. Kaya nahirapan siyang paandar ito. So, tingnan natin sa scanner kung anong lalabas. Kasi napakahalaga po ng scanner kapag nag-troubleshoot ka ng mga electronics na sasakyan. So, ito pala ang dahilan, no? Immobilizer communication malfunction. So, pag ganito talagang trouble, ay hindi po talaga andar ang ating unit kahit ano pa yung lagay natin dyan, palitan lahat ng mga pisa dyan. Hindi talaga yan naandar. So, tingnan natin, subukan natin yung susi na ginamit nila, no? So, meron pa tayong gadget dito na parang laruan lang. So, parang walang kwenta na gadget to, pero malaking tulong to sa technician. So, tingnan natin yung ginamit na susi dito. Kung bakit ayaw mag-start. So, yun pala, walang transponder yung ginamit na susi. Kaya ayaw mandar yung unit. So, kailangan kasi yun para ma-identify ng ECU. So, i-check natin yung original susi niya. So, ito na po, ready na. So, oh, yun. Wow, meron pong naka-script na code sa kanyang transponder. Yun dapat ang gamitin para umandar to. So, subukan natin. I-clear code natin para ma-reset siya. So, save muna natin yung trouble code niya para may data tayo. Ah, sandali lang. Save muna natin to. So, kailangan talaga itong scanner sa pag-troubleshoot. So, tapos na mag-save. Click tayo, tapos i-clear code natin, clear DTC. So, ito may natira pang code kasi ang daming ginalaw dito eh. Pero ayos lang yan. Kahit andyan yan, andar pa rin yan. So, yan, na-clear code na. Andyan pa rin yung code. So, subukan lang natin i-start kung ano mangyayari. Subukan natin. So, ito na yung original na susi ang gamitin natin. I-start. So yun. May action na siyang andar. So, andar na ito kasi action na siya. So ito, pandaran natin. So ito yung andar ng bagong matagal na hindi napandar tapos ang daming ginalaw. Ito yung talagang tunog na andar ng makina. Pag ang dami mong ginulikot sa makina, wirings, ito mangyayari kapag andar na siya, no? Nanginginig. So yan po, kasi ang dami nang ginalaw dito, yung mga injector, yung yung control valve, yung ECU, yung wiring, lahat halos ginalaw na nila dito eh. So, yan, mali na lang yung USIN kasi ipikisya naman tayo. So, diretso na tayo, ayusin na natin para pakinggan na natin yung magandang tunog ng makina. So, ito na po yung final. Oh, napakaganda ng tunog ng makina. Ganda na siya. Sana may natutunan kayo dito. Maraming salamat po sa pagsubaybay. Please like and share.